Northport Batang Pier, may malaking alas nga ba laban sa Hinebra? As an update of standing para sa PBA mga ka-idol, nangunguna pa rin ang Rain or Shine at Magnolia Hotshots. At masasabi nga natin mga ka-idol na ang dalawang team na ito ay naging maganda ang paghahanda para sa pagsisimula ng PBA Season 46. At usap-usapan na naman ngayon mga ka-idol ang inaabangang laban ng Barangay Hinebra at Northport Batang Pier. At bago natin alamin ang naging paghahanda ng Northport Batang Pier at sinasabing alas para sa Barangay Hinebra, nais muna nating batiin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Andyan si Kel Eleric, mega shoutout sa iyo idol, and thank you so much for watching. At kasama rin natin ang ating ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Andyan si Kindos Lucanias, mega shoutout sa iyo idol, and thank you so much for watching. Andyan din naman ang ating ka-idol na si Alfredo Lacerna, mega shoutout sa iyo idol, and thank you so much for watching. At hindi rin papahuli ang ating ka-idol na si William Maramba, mega shoutout sa iyo idol, and thank you so much for watching. At syempre, andyan din ang ating ka-idol na laging sumusuporta sa ating vlog. Andyan si Tony Lacayanga, mega shoutout sa iyo idol, and thank you so much for watching. At hindi rin papahuli ang ating ka-idol na si Ramon Almais, all the way from Bagumbong, Caloocan City. Mega shoutout sa iyo idol, and thank you so much for watching. At kasama rin natin ang ating ka-idol na si Jennifer Cruz. Mega shoutout sa iyo idol, and thank you so much for watching. At isa pang update mga ka-idol, ito ngang si Japet Aguilar ng Barangay Hinebra na nakakuha o nakakumpleto ng 5,000 points ay ginawaran na ni Commissioner Marshall bilang bagong miyembro ng 5,000 points club ng PBA. At ito nga ay isang karangalan para sa Barangay Hinebra na mayroon na namang bagong player sila na nakakumpleto ng 5,000 points. Marami nga ang nagsasabi at naniniwala naman tayo mga ka-idol na malakas talaga ang lineup ng Barangay Hinebra. Ngunit sa pagkakataong ito ngayong season, tila hindi nagiging maganda ang laro ng Barangay Hinebra. At tinalo nga ito nung nakaraan ng Magnolia Hotshots sa score na 89-79. Kung babalikan natin ang naging performance ng Barangay Hinebra laban sa Magnolia Hotshots, makikita natin na si Stanley Pringle lang at L.A. Tenorio ang halos kumikilos sa buong team. Ngunit hindi naging sapat ito dahil sa nakabangga nga nila itong si Paul Lee at Calvin Abueva ng Magnolia Hotshots. Malakas nga ang naging depensa nitong si Paul Lee, kaya siya ang ginawaran na best player ng Magnolia Hotshots. Ngunit kung babalikan natin ang naging performance ng ilan sa mga big man kuno ng Barangay Hinebra tulad ni Christian Standhardinger na napakaraming nag-aabang sa performance nito, masasabi nga natin na malakas dumipensa itong si Christian Standhardinger, lalong-lalo na sa ilalim. Ngunit pagdating sa shooting, tila sablay itong si Christian Standhardinger. Maging si Japet Aguilar mga ka-idol ay napakaraming free throw ang pinakawalan. Kaya't kung titingnan natin ang naging reaksyon nitong si Coach Tim Cone nung araw na yun mga ka-idol, tila nga problemado itong si Coach Tim Cone sa naging performance ng Barangay Hinebra. At panigurado tayo mga ka-idol na mas magiging mahigpit pa itong si Coach Tim Cone dahil nga sa ipinakikitang kahinaan, lalong-lalo na sa diskarte nitong Barangay Hinebra. Kaya't kaabang-abang mga ka-idol kung ano nga bang magiging sunod na hakbang ng Barangay Hinebra laban sa isa pa nilang makakalaban ng Northport Batang Pier, kung saan isa din sa pinakamalakas na team ng PBA. At isa pa nga sa mga nagbabagang balita mga ka-idol na napakarami ang nakapansin sa galing nitong si Calvin Abueva. Kaya't hindi nga malayo na may mga lumabas sa ating source na ito daw si Calvin Abueva ay maaaring mapunta sa Barangay Hinebra sa susunod na season. At kung mangyari nga ito mga ka-idol, masasabi natin na hindi na nga bago para sa Barangay Hinebra dahil kilala natin ang Barangay Hinebra na mahilig kumuha
ng mga magagaling na player sa ibang team. At isa pang update mga ka-idol, hanggang ngayon ay wala pa rin inilalabas na player ang Barangay Ginebra at Magnolia Hotshots para sa PBA 3x3. At kung titingnan natin o iche-check natin mga ka-idol ang naging vlogs ko nung nakaraan kung saan nagkaroon tayo ng PBA prediction na matatalo ng Magnolia Hotshots ang Barangay Ginebra, ito nga ay nagkatotoo mga ka-idol. Pero naniniwala tayo sa kakayanan at prinsipyo ng Barangay Ginebra na makakabawi pa sila sa mga susunod pang laban. Lalong-lalo na nga ngayon mga ka-idol dahil nakadalawang talo na ang Barangay Ginebra. Kung titingnan natin ang naging laban ng Northport Batang Pier versus dito sa Blurman, halos parehas lang ang naging performance nila. At naagaw lang ito ni Arwin Santos sa ilang segundo ng fourth quarter. At kung titingnan natin ang lineup ng Barangay Ginebra mga ka-idol, at sinasabi nga na ito ay malakas, sino pa ba ang mga player dito na hindi pa nabibigyan ng playing time na maaaring maging pag-asa at bala ng Barangay Ginebra? Dahil kung titingnan natin ang mga naging lineup ng Barangay Ginebra nung nakarang tatlong laro mga ka-idol, masasabi nga natin na halos sila-sila lang din ang naglalaro. At hindi nga nabibigyan ng playing time ang ilan sa mga magagaling nilang player. At sa pagkakataong ito mga ka-idol, ay ating uusisain ang Northport Batang Pier kung saan sinasabi nga na malakas din ang lineup ng kupuna na ito. At kaabang-abang nga ang magiging laro ng Northport Batang Pier at Barangay Ginebra. At ang isa nga sa inaabangan dito mga ka-idol ay ang pagbabalik nitong si Greg Slaughter. Lalong-lalo na ngayon sa pagkakataong ito na makakalaban niya ang kanyang dating kupunan na Barangay Ginebra. At isa rin sa mga magpapahirap sa Barangay Ginebra ang sinasabing rookie duo na si Troy Wright at Jaime Malonzo. Kung saan sa unang laban nga ng Northport Batang Pier ay nagpakitang gilas na ang dalawang rookie drop na ito. At sinasabi din mga ka-idol na itong si Troy Wright at Jaime Malonzo ang kauna-unahang rookie to reach double digits in scoring. At sila nga ay nakabuo ng puntos na 35 points, 16 rebounds at 7 blocks na masasabi nating napakataas para sa mga baguhang player na katulad nila. At ilan din sa naging panayam nitong si Coach Pido, sinabi niya nga na pinaghandaan nila ang laban na ito. Lalong-lalo na ang laban sa Barangay Ginebra kung saan magagamit nila itong si Greg Slaughter bilang bala para matalo itong Barangay Ginebra. At ilan pa nga sa magiging bala ng Northport Batang Pier laban sa Ginebra ay itong si Bulik, si Troy Wright, si Pereira, si Malonzo at si Onwubiri. At lalong-lalo na rin itong si Taha, si Ilorde. At base sa naging performance nga ng isa sa mga big man ng Northport Batang Pier na si Bulik o si Robert Bulik, maihahambing natin ang naging performance nito kay L.A. Tenorio. At we expect mga ka-idol na mas gagaling pa itong si Robert Bulik pag nakalaban itong Barangay Ginebra. Dahil alam naman natin na itong Northport Batang Pier ay naghahangad talaga na matalo din itong Barangay Ginebra. At isa pa nga sa magiging bala o alas ng Northport Batang Pier ay itong si Sydney, kung saan sinasabi na isa sa mga magpapahirap sa Barangay Ginebra. Malaki din ang in-improve ng player na ito mga ka-idol, lalong-lalo na nung nakalaban nila ang Phoenix at San Miguel Firmin, kung saan nagpakitang gilas ito. Di pa man natin alam ang mangyayari mga ka-idol, pero naniniwala tayo na malakas nga ang Northport Batang Pier sa pagkakataong ito. At umaasa pa rin naman tayo na itong Barangay Ginebra ay hindi papatalo. Isa pa mga ka-idol kung susuriin natin ang naging performance nitong si Greg Zilla o Greg Slaughter nung nakalaban nila ang San Miguel Firmin, nagtapos sa laro ng may 6 na dunk nga ito. At dahil dyan ay tuwang-tuwa nga itong si Coach Pido sa ipinakita nitong si Greg Slaughter na unang laro niya sa Northport Batang Pier. At sa Biyernes na nga mga ka-idol ay magkakaharap na
ang Barangay Ginebra at Northport Batangpier, kung saan pareho sila ng puntos. At bago pa man magkaharap ang Northport Batangpier at Barangay Ginebra, ay nagbigay babala na nga ang coach ng San Miguel Beermen na si Coach Leo Austria. Sabi nga sa source mga ka-idol, Leo Austria sees Northport as contender with Greg Slaughter. San Miguel coach Leo Austria thinks Greg Slaughter will give PBA teams problems following his first game with Northport. Slaughter had a huge outing in his first game with his new team, finishing with 23 points and 17 rebounds. Unfortunately, it was losing effort as San Miguel escaped with an 88-86 win. Austria said Slaughter posed a big problem for San Miguel even with Junmar Pajardo at the center. At dagdag pa nga ni Coach Austria, for me, sa linaro niya, he is in shape. He is ready to punish other opponents. With his size, I think he can dominate. Dagdag pa niya, the presence of Greg na bago ang preparasyon namin. Usually kapag walang mas malalaking kalaban kami na mas malaki kay Junmar, I think yung game plan namin mas concentrated kay Junmar for us to dominate at the shaded area with a good outside shooter. But because of Greg, na-neutralize yung kakayanan ni Junmar. With Slaughter now, with the Batangpier, Austria sees Northport as a formidable team which can be a challenge to even the traditional contenders of PBA. Dagdag pa ni Coach Austria, his team is really good and there is a lot of quality players in the team that could give support to him. Imagine this is the first game and all of the quarters nasa loob siya. Unfortunately for him, we have a big man who can defend him. I think the next games of Northport, he can dominate. Even yung mga teams na malalakas, he will be the problem of their opponent. Yan ang sinabi din nitong si Coach Austria. At sabi din sa source natin mga ka-idol na itong si Greg Slaughter will take revenge in Barangay Ginebra. Greg Zilla wants to prove something para sa Barangay Ginebra. Marami nga excited dahil sa ang makakalaban ni Greg Slaughter ay ang dati niyang kasamahan at mga dati niyang kaibigan. Kakaibang galing nga ang ipinakita nitong si Greg Slaughter nung nakalaban nila ang San Miguel Beermen. Kaya hindi malayo itong si Coach Austria ay napahanga niya. Kaya't nagbigay babala nga itong si Coach Austria dahil sa kanyang nakitang performance kay Greg Slaughter na sa mga susunod pang makakalaban ay tiyak na mahihirapan. At panigurado yan mga ka-idol na itong si Greg Slaughter ay pahihirapan ang dati niyang kupunan na Barangay Ginebra. At kung mapapansin din natin mga ka-idol na matindi din ang magiging first five nitong Northport Batangpier. Ano pa man ang naging paghahanda nitong Northport Batangpier, pero naniniwala tayo mga ka-idol na mahihirapan nga ang Barangay Ginebra para matalo ang team na ito, lalong-lalo na ngayon na nandyan na si Greg Slaughter. At sa huling banda mga ka-idol, ay naniniwala pa rin naman tayo sa kakayanan ng Barangay Ginebra na hindi sila papatalo. Kung kayo ang tatanungin ko mga ka-idol, naniniwala ba kayo na kayang pabagsakin ng Northport Batangpier ang Barangay Ginebra? At kung ano man ang inyong kasagutan, komento o suggestions mga ka-idol, just comment down below. At maraming salamat sa inyong panonood.